Hello, good morning. Kapati, ang mama mo yan. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay magpupuri tayo sa ating Diyos na buhay. Salamat po sa inyong suporta. Samahan niyo po kami sa pupuri sa Panginoon ngayong araw na ito, araw ng Sunday. Salamat po. Lord, di po ako papayag, Lord God, na bawat isa ay lalabas
kabuhayan mo, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na buhay, Lord God. Kaya Lord, patuloy ka namin papupurihan, Lord God, pasasalamatan sa mga oras ito, Lord God. Maraming maraming salamat po, Ama. Ito po aming mga panalangin at pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, aming mga tagapagligtas. Amen. Ginanyan ko po si Ate. Okay. Simpo tayong lahat ay patuloy na tumayo at we will worship God. Amen. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Father God. Sing this song with all your heart. Ang puso ko ay dinudulog sa'yo.
morning. Good morning. Sino po dito yung pinagpala sa amin? Wala pa pang may... Sino po dito yung nais magbalik ng mga pasasalamat sa ating Diyos? Alam ko po na lahat tayo pinagpala ng Lord. Amen. And sabi nga, naano ko lang po, na-realize ko lang na wala pong prayer na hindi dinilig ang Lord sa buhay natin. Kasi nga po, hindi pa natin nakikita sa bigger picture. Akala po natin kasi minsan yung Lord, hindi siya nakikinig dun sa mga prayer natin. Pero meron pong, di ba nga po yung mga sagot ng Lord is yes, wait, no, and I have a better plan for you. And minsan baka hindi natin alam kasi yung kaisipan ng Lord, kaya may mas magandang plano yung Lord sa buhay natin. Gusto ko lang pong ibalik sa Lord yung lahat ng mga pasasalamat na ginawa niya sa buhay ko. Simula po nung nagpasado po kami sa bookkeeping, and yung sa pag-exam po ng civil service, yung sa wisdom, strength, and yung healing. Sabi ko nga, nakita ko dun na, Lord, bakit yung parang yung blessing, natatanggap ko po siya. Sabi ko, Lord, pwede po ba mag-overflow naman yung blessing ko dun sa family ko na hindi lang ako yung nakakaranas. Yun yung alam ko ngayon, yun yung ano ko ngayon sa Lord. Nanawa, yung blessing na naman natatanggap ko mag-overflow. And hindi, patuloy lang pong mag-ano kay Lord. Alam ko pong na may ginagawa siya sa buhay natin. Amen. Sino pa po yung nais magbalik? Praise God. Ako po ay maraming pasalamat ko sa Panginoon sapagkat medyo ilang buwan ng ano, hindi ako gumagamit ng ano, ng Facebook. Kasi nga nung nakaraang buwan ay grabe ang ubo, sipon, kaya kumbaga ilang gabing walang tulog dahil siguro sa kapupuyat. At sinabihan ako ng doktor na huwag daw akong magparapuyat. Pero hindi pa rin nakinig. Kaya sige pa rin ang ano, ng Facebook. Pero ngayon, nagpahinga muna ako sa Facebook. At mga nakaraang linggo naman ay hindi na umuong sipon, kundi high blood na. Pero pinapasalamat ko sa Panginoon. Ngayon ay normal na. Ngayon, nakaligo lang sa dagat. Medyo na normal yung blood pressure ko. Kasi laging 160, 179. Yung pinakamataas ko 179. Pinakababa ko 150. Pero salamat sa Panginoon ngayon ay 138. At normal na sa akin yan. Kaya salamat sa Panginoon sa kagalingan na pinagkakaloob niya at sa provision din. Salamat sa Panginoon. Ang kaburihan sa Panginoon. Meron pa po ba? Okay.
nandiyan na po kayo, sabay-sabay po tayong magbasa. Awit para sa iisa at tunay na Diyos. Tanging sa'yo lamang, Yahweh, ang dakilang karangalan. Hindi namin maaangkin pagkat ito'y iyo lamang. Dahilan sa ika'y tapat at wagas ang pagmamahal. Ganito ang laging tanong sa amin ng mga bansa. Nasaan ba ang inyong Diyos ang palaging winiwika? Ang Diyos namin nasa langit, naroon ang Diyos namin. At ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. Ginawan sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos. Sa kanila yung mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi makapagsalita. At hindi rin makakita, mga matang sadyang sadya. Hindi rin makarinig ang kanilang mga tainga. Hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Totoo nga na mayroong kamay, ngunit walang pakiramdam. Mga paay mayroon din, ngunit hindi maihakbang. Niwala kang naririnig kahit gamunting tinig man. Ang gumawa sa kanila at pati ang nagtiwala. Sana ay masagad din kayong Diyos na ginawa. Ikaw, bayan ng Israel, magtiwala sa Panginoon. Siya ang iyong sanggalang, lagi handa na tumulong. Kayong mga saserdote sa Diyos ay magtiwala. Kayong kanyang iingat at ilalayo sa masama. Kaya ay magtiwala, kayong may takot sa kanya. Pagkat siya ang tutulong at sa inyong mag-aadya. Ang Diyos ay magpapala, hindi tayo lilimutin. Pagpapala'y matatamo itong bayan ng Israel. Pati mga saserdote, may pagpapalang kakamtin. Sa lahat ng mayroong takot, Diyos din ang magpapala. Kung magpalay pantay-pantay, maliit man o dakila. Sana kayo'y paramihin, kayo at ang inyong angkan. Anak ninyo ay dumami, lumaki ang inyong bilang. Pagpalain sana kayo, pagpalain kayong lubos. Pagpalain ng lumikha, ng langit at sansimukong. Panginoon ang may-ari ng buong sangkalangitan. Samantalang ang daigdig ay sa tao ibinigay. Di siya magpupuri niyong mga taong patay, niyong mga nahihimlay sa malamig na libingan. Tayo ngayon nabubuhay ang dapat magpasalamat. Siya'y dapat napurihin mula ngayon hanggang wakas. Purihin si Yahweh. Yes, thank you. Amen! Purihin natin ang Diyos! Amen! So tayo natin Thank you.
Amen.
Sinungaling na kaya tayong pagpalain ng Panginoon. Yun yung lagi ko sinasabi, yung pag binagpala na tayo, nasaan na tayo, ano na yung kakayahan natin na makapaglingkod ng may katapatan sa Kanya. Praise God! This morning is parang rapture na yata. Maraming ano. Sabi mo sa katabi mo, hindi pa rapture. Hindi pa rapture. Malapit na. Praise the Lord. Salamat po sa mga nasa online. Meron tayong mga kasama sa online. Pero alam niyo po ba ang sinasabi ng Hebrews? Huwag kalimutan ang pagtitipon na ginagawa ng inan. Importante po. Huwag po natin silayan ang sarili natin nasa online. Kung hindi naman po, kailangan po natin magbigay ng oras para sa Lord. Kunting oras lang naman po ito. At matatapos tayo agad ngayon dahil nagsimula tayo ng sa oras. So, praise God for this wonderful day. I know God has something for us today. Una, nagpapasalamat ako sa Diyos sa ngayong linggo that I was able to distribute tracts dito sa within the subdivision. Tapos pumunta kami sa Karingo last Friday at pupunta po namin doon ay senior citizen naman ang minister natin doon. Sabi ko nga, senior citizen to heavenly citizen. Ang lalakas ng kanilang mga katawan. Yun ang nakakatuwa pala sa tabing dagat. At na-realize namin mag-asawa, kailangan lang din pala namin maligo sa dagat. Importante pala talaga na naliligo din sa dagat. Kahit na lang nagpo-project kayo, maligo din kayo sa dagat. Now, sino ang ayaw ng maligo sa dagat? Ang ganda nung kami lang mag-asawa ang nakapaligo doon sa buong team. Kami lang, kasi nung 3 o'clock, pagkatapos ng career guidance, ipayata. Tapos, naglitik na kami at naligo kami. Ang ganda ng Panginoon. Alam mo nga sa puso namin, gusto namin silang isama dito, Lord. Yun yung heart namin. At
very accommodating ang barangay captain, and they are hoping na bumalik tayo doon. Ang aking pagbalik doon ay hindi sa pag-swimming. Babalik talaga ako doon para sa ano, alam niyo kung bakit. Sabi nung isang nanay sa akin na senior citizen, na born again pala siya sa Mercedes. Pero simula pumasok siya sa Karingo at bumalik siya sa Karingo, wala pala ng church. Sabi ni Kapitan, doon sa nagdala sa amin doon, ay bawal daw doon ang ibang religion. Catholic daw talaga lang sila lahat. At may pumasok na doon na religion para hindi siya nag-prosper kasi gawa nga ng gusto nila isang religion lang sa Lord. Hindi nila kalain na yung kanilang mga senior citizen ay magiging heavenly citizen. Nag-profile ko lang ako ng mga kailangan nilang gawin na natutunan ko naman kay Dr. Viloria at nag-present ako ng gospel. But hindi ako sinasabihan mag-present ako ng gospel. I presented the Lord Jesus as their salvation and praise the Lord, they accepted Jesus. More than 37 souls accepted the Lord Jesus Christ. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam niyo ang puso ko. Nung nandun po ako sa Islam, ang isa lang ang naramdaman ko. Gusto kong magkaroon ng sariling bangka. Gusto kong bumalik doon. Gusto kong magkaroon ng church doon. Para lang talagang kawawa naman yung barangay na yon na hindi nila makikilala ang Panginoong Diyos. Sabi ko, grabe, kawawa naman sila. Nung pauwi na yun, nang naglalaro sa isip ko, yung nakauwi na ako, yun pa rin, hindi ako makatulog kasi iniisip ko na ang mga tao sa lugar na yun, baka biglang mag-rapture, hindi sila makasama. Importante na makatanggap sila sa Panginoon. At kahapon, habang nag-walking ako, meron naman akong sumungan, senior citizen ulit, at naghahanap siya ng, parang may hunger din siya sa Word of God. So, hindi ako kayang pigilin ng mga bagay or circumstances sa buhay. Paglilingkod ako dahil ang Diyos ang gumawag sa akin para maglingkod. Totoo ba ang Diyos? Amen. Amen. Ang mga pangako ba ng Diyos ay kanyang tinutupad? Yes. Amen. Totoo yun, tinutupad ng Panginoon. Pero lagi ko lamang sinasabi sa inyo, naman talaga ako ang prayer ko, Lord, bigyan mo sila ng mga sasakyan, Panginoon, para hindi sila mahirapan magpunta dito. Hindi sila mahirapan mag-commute, hindi mahirapan. Ang prayer ko lagi is for them or for each of us to prosper. Yung mga nag-aaral, makatapos ng pag-aaral, yung mga nagtatrabaho, mag-promote, at yung mga may trabaho ay makapaglingkod pa rin sa Diyos. Marami po nagsatsakin, sabi niyo nagsatsakin, Pastor, hindi po makaka-attend ng Sunday kasi po nag-aaral po ako ng Sunday. May nagsat naman sa akin, Pastor, hindi po ako makaka-attend kasi tanghali na po ako nag-iisip. Tanghali na po tayo nagsimula, tanghali din tayo nag-ano, pero parang problema pa rin ang tanghali na pagsisimula natin. So, kagabi at saka kanina nag-iisip ako, ano ba talagang oras ang para sa Lord na dapat ibigay? Sa totoo lang, kahit 6 o'clock ng umaga, kung ibibigay natin yan sa Panginoon, ibibigay at makakarating tayo. Naniniwala ba kayo doon? Sabihin natin, mayroon tayong picnic, 6 o'clock aalis, maiiwanan ng jeep, 5:30, nandiyan na yan. Naniniwala kayo doon? Gawin kaya nating picnic ang Sunday service. Lagi naman tayo picnic ang Sunday service. Anong gagawin natin? Lahat ng pamumaraan, lahat ng bagay, pinag-pray natin, pero ano ba talaga? Naalala ko na naman yung mag-iitik ay. Naalala niyo yung kwento ng mag-iitik? Sabi niya, Lord, bigyan mo lang ako ng itik, asanap buhay. Maglilingkod ako sa iyo. Pero nakita ko, wala dito hindi. Pinagpala ng Panginoon eh. Tingnan mo yung katabi mo, pinagpala ng kagandahan at kagumpuhan, di ba? Grabe yung blessing, talagang ibang klase. Outpouring ang Lord kung mag-bless, amen? Amen! Grabe ang Diyos mag-bless. Pero ano ba talaga ang inilalagay natin, binibigay natin sa Diyos? Yung less pa rin ang binibigay natin sa Panginoon.
Ngayon po, pag-aaralan po natin ay Psalms 46. Ilang beses ko na po pinipreach ang Psalms 46. Pero may nakita pa po akong mga bagay na dapat maalala ng bawat isa sa atin. Buksan po ninyo ang inyong mga Biblia sa aklat ng Psalms 46. Psalms 46. Kailangan po ma-memorize natin ang Psalms 46. Tingnan natin ang Psalms 46. Tayong lahat at basahin natin. Ano po ang sabi ng Psalms 46? God is our refuge and strength, an ever-present help and trouble. Therefore we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea. Though its waters roar and foam, and the mountains sway with their surging, there is river whose streams make glad the city of God, the holy place where the Most High dwells. God is with her, she will not fall. God will help her at break of day. Nations are in uproar, kingdoms fall. He lifts his voice, the earth melts. The Lord Almighty is with us, the God of Jacob is our fortress. Come and see what the Lord has done, the desolations he has brought on the earth. He makes war cease to the ends of the earth. He breaks the bow and shatters the spear. He burns the shields with fire. He says, be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our fortress. Father, in the name of Jesus, totoo kang Diyos. Amen, Lord. Hallelujah, Jesus. Hindi kami nagdududa sa mga pangako mo. Yes, Jesus. Hindi namin pinagdududahan, dakilang Diyos, ang mga ginagawa mo. Lord, naniniwala kami na sa bawat pagtawag namin, sa bawat pagdulog namin, nariyan ka. Panginoon, kahit kailan, hindi mo po kami iniwanan. Kahit kailan, hindi mo kami pinabayaan. Kahit kailan, hindi kami nag-iisa sapagkat sinasamahan mo kami. Panginoon, sa umaga po ito, we want to exalt and lift your name on high because we believe that you are our refuge and strength and ever-present help in trouble. Father God, salamat po dahil ikaw ang Diyos ng bawat isa sa atin. Purihin ka, Panginoon, pagpalain mo po kaming lahat sa umagang ito. In Jesus' name we pray, amen. And amen. Praise the Lord. Pwede na po kayong umupo. Salamat sa Panginoong Diyos. Ang Psalms 46 po, ang Diyos ang lakas natin at ang kandungan. Handang saklolo kung may kabuluhan. Sino daw po ang lakas natin? Ang Diyos. Sino ang kandungan natin? Ang Diyos. Ang Diyos ang lakas natin at ang kandungan. Handang saklolo kung may kabuluhan. The psalmist rest assured that God's people are safe and secure under God's mighty protection. Minsan, ang tao, question natin, kung paano tayo pinanghahalagaan ng Diyos. Pero alam niyo po ba, hindi tayo pwedeng mag-question kung paano tayo pinanghahalagaan ng Diyos dahil daman ng bawat isa sa atin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Sabihin mo nga ang amen. Amen. Peace and security in God alone. Ito pong word na peace and security ay padating na po ito at lagi natin itong maririnig. Sabi sa Bible, kanina natin itong maririnig? Sa Antichrist. Sa Antichrist. Sasabihin niya, magkakaroon ng trouble, magkakaroon ng matinding kaguluhan, magkakaroon ng giyera, magkakaroon ng pagkakahati-hati ang mga kingdoms, magkakaroon ng matinding problema sa buong mundo, gutom, ang magnanakaw, dadami.
in God alone. Amen. Alam mo, akala ng iba, alam, hindi na ako mag-ano, makipag-partner na lang ako sa kaaway kasi baka magpalayo ako. Tandaan nyo, pag nakipag-partner tayo sa kaaway o sa kalaban ng Diyos, hindi peace and security ang mararanasan mo dahil distraction nga ang dala niya. Dami sabi mo rin lang, sabi mo rin John 10:10, the thief cometh not but to steal, to kill, and to destroy. Ano yung nanakawin niya? Yung position mo bilang anak ng Diyos. At grabe talaga ang gagawin niya sa'yo, sisirain ka, wawasakin ka. Kasi aalisin niya talaga yung pananampalataya mo sa totoong Diyos. Pero meron pong peace and security in God alone. Hindi sa pera. Kahit marami kang tagong pera, sino dito ang maraming tagong pera? Kahit marami kang tagong pera, pupunta ka lang ng lalakaw at lalakawin yan sa'yo. Kasi, sabi ng Biblia, the thief cometh not but to steal, to kill, and to destroy. Hello? Hindi naman sa mga magkaroon ng pera, mga kapatid. Pero kung ang ano mo, ang security mo ay nasa pera meron ka, delikado pa rin ang buhay ng bawat isa sa atin. Power! At pag ako makapangyarihan, pag hawak ang kapangyarihan, pag ako ay ganito, pag lahat ng mga masasabi mo na ikaw, hindi ka pa rin dyan secure sa tao. Makasama ko lang ang tao ito, secure na ako. Pag yan siguro, o siya talaga ng pangasawa ko, o kaya siya nakasama ko, sigurado na ako. Okay kayo. Minsan, ang nakakasakit doon sa mga nag-aasawa, masasaktan talaga tayo ng kalooban. Kasi, sa totoo lang, ang unang kaaway mo sa buhay ay asawa. Hindi ko dinidiscard sa mga binat at dalaga, nagkaroon ka na ng kaaway pag nag-asawa ko. Naliligaw pa, sarap niya. Yung sayo ni Raisa, na ganyan. Pero pag asawa, ay, bakit? Kung nag-asawa ka, doon ka nagkaroon ng kaaway. Dati naman, binibigyan ka ng bulaklak, binibigyan ka ng tsokolate, binibigyan ka ng pasalubong. Minsan, ang pasalubong sa'yo ay brat-tat-tat-tat kung brata nila ang nanon mo ng pangasawa. O pagdangka mo ka lang sa bahay, sige na ang dal-dal mo. Ay, nung pinilinigaw pa, hindi pa kapagsalita. Talagang ano. Pero nung naging asawa mo na, lahat, ginawa ka pang estudyante, di ba, Antoy? Pero tandaanin niyo mga kapatid, wala sa tao ang security. Sa possession, meron akong bahay, meron akong sakyan, meron akong lupa, meron akong ganito. Iyon ba ang security na sinasabi natin, yung meron ka na lahat? What if namatay ka? Yun ang malungkot. Wala kang ano, kasiguradahan sa buhay mo. So, ang ating pong salmista na si Haring David ay binigyan tayo ng assurance na ang mga tao ng Diyos ay safe and secure sa harapan ng Diyos. Ano tayo yung sigurado tayo yung meron tayong protection sa harapan ng Panginoon? Anong klase ang meron tayo pag sinabing peace and security? Sa chapter 46 ng Aklat ng Awit, verses 1 to 3, yung protection ng Diyos ay nire-remind tayo. Ano daw ang sabi doon? Sige daw, balikan daw natin ang Psalms 46, sabi nito, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Kadalasan ko na nakikita ko po ngayon, ilan na pong nakapost sa Facebook na marami pong kinukuha nila ang kanilang sariling buhay at ang akala nila at peace na sila kasi rest in peace. Sino sa inyo nag-iisip na pag namatay kayo, payapa na kayo? Kaya pag nakalagay sa ano, sa mga ano yan, sa mga tomb, sabi, rest in peace. Tandaan mo,
inyo ang protection ng Diyos. Letter A, it's a availability. God is always ready to be our refuge. Pero lagi pong, lagi na rin-remind kami mag-asawa kay Peter Tanchi. Si Peter Tanchi po ay napakaganda ng bahay. Sabi ni Papa, ganda ng bahay ng Peter Tanchi. At bakit nakapasok ng rapist para i-rape yung kanyang anak? Grabing agad ng kanyang puso. Bakit naalaw yung ganun na mapangyayari sa buhay niya ng kanyang anak na babae ay ma-rape? Na yun ang naging iyak ng puso niya. Pero sabi ni Papa, pinatawad pa rin nila yung rapist. Kung sana yung nangyari ang mga bagay na hindi magaganda, we question God. Tandaan ninyo, nangyayari ang mga bagay na hindi magaganda minsan sa buhay natin. Pero ano sabi ng Lord, therefore we will not fear though the earth give way and the mountains fall in the heart of the sea. Anong sabi sa Tagalog nito? Hindi ka matatakot. Ang Diyos ang tapas natin at kanluhan, handang sa klolo, kung may kaguluhan, di ito dapat matakot, mundo'y mayanigman. Dalawa yan. Sabi noon, sa mountains, pwedeng ma-shaken ang mountains. Pwedeng mag-iba, pwedeng malipat sa dagat. Ang mga bundok, movable. Pero ang Zion, sabi noon, ang bundok ng bayan ng Diyos may galak na dulot. Ibig sabihin, kung nakasentro ka sa presensya ng Diyos at sa kalooban ng Panginoon, kahit na mangarit yaong karagatan at ang mga bundok mabuwal, may ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. There is joy in the presence of God. The people of God are secure in times of tumult and upheaval because God is our refuge and strength. Amen, amen. Hallelujah. Meron tayong security sa panahon na magulo na ang mundo. Nagtingin po ako sa lupa. Nung nagwawalis ko kami kahapon, grabe po ang pinalitan ng mag-asawa. Nung tinignan ko ang ilalim ng lupa, parang nagbibitak siya. Ilang araw pa lang, walang ulan. Eh kung March, April, magkaroon ng ano, ng straight na tag-init, saan tayo makakuha ng tubig? Hindi pinaglaanan to ng prime water ang ating katubigan, hindi nagkaroon ng reforestation, kaya magkaroon tayo ng problema talaga dyan. Yung namatay kong kagawad Bandilaria, ay lagi yung sinasabi niya, Pastor, ang problema natin sa Camarines Norte ay walang reforestation. Nagputol na nagputol ng mga puno, walang ibinalik. Kaya sabi niya, delikado tayo na magkaroon ng shortage sa tubig. Kaya, importante po ang tubig sa bawat isa sa atin. Sabi dito, there is river whose streams make glad the city of God, the holy place where the Most High dwells. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Ilog ng galak! Tingnan mo lang katabi mo kung masaya yan. Parang nakasimangot, siguro napasama ang ano niya. Gising. May ilog ng galak. Sabihin mo nga, ilog ng galak. Makikita mo yung joy. Bakit yan? Alam niyo, mahirap talagang matuwa kung may masakit ang ngipin mo. Sino sa inyo nakakangiti kung masakit ang ngipin? Ano ba masakit ang ngipin ko dito? Ilang araw kong dinamdam. O, natanggal na, binulot ng Lord. Wala yung dentist talaga ng puso mo. Matanggal. Dito naman, isang araw naman ng Webes, masakit na naman siya. Tapos kayo na nabunot. Nabunot na naman ulit. Nabunot na naman ulit yung isa ko dito. Di naman alam yung sakit ng ngipin. Pero alam niyo, hindi tayo nakakangiti. Sakit ng ngipin ka lang. Sabi
bahay. Tingnan mo yung katabi mo, kung may nasi-sense ka dyan. Protect the protection from God. Merong availability na dyan lagi ang Diyos. Ang Diyos, ang lakas natin at kalungan. It's dependability in 46 verse 2 to 3. We should not fear since God is with us through all circumstances. God is present in the city, an emblem of His people as a whole to protect it in all circumstances. Ano yung mga circumstances ng mga dumarating? Maraming mga circumstances sa buhay natin. Though the world destroyed, though the oceans roar, landslide, earthquake, typhoon, hailstorm, nakikita ko sa ibang bansa, lalaki ng snow na pumapatak, hail, malalaking butil ng ano ng yelo ang umuulan sa ibang bansa. Kahit na ganun, tingnan niyo po, imagine niyo, kung biglang pag-isip natin ng umaga, may hailstorm. Tumukha ka na ba? Alam mo kung bakit? Parang ang nilagatak ng Jolene sa ulo. Yun ang ano, ang mga puno ng niyong, ay, sira yan lahat pag nagkaroon ng hailstorm. Bakit? Ano yan eh? Butil-butil yan na pwedeng sumira. Ang panimupit sa ay ubos yan. Kaya kahit anong magsusumikap natin minsan, pag inalaw yan ng Lord, wala tayong magagawa. Though the world destroyed, though the world of the oceans roar, nagkakaroon ng ano, tottering kingdoms, raging nations, earthquake, landslide, tanda ninyo, may Diyos na kaya nating pagdependihan. Our dependability ay sa Diyos na. Huwag tayong mag-depend sa trabaho, sa lakas natin, sa tao, at sa anumang bagay na meron tayo, kasi yan mga bagay na yan ay payaran lang sa atin ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, Diyos lang talaga ang dapat mong mahinaman. Bakit? Siya lang talaga ang dependable na meron tayo. Pangalawa, the paradise of God. The psalmist described the perfect tranquility in the city of God. Di ba sa presence of God, habang nag-pray ka, nag-involve ka sa pakikipag-ugnayan sa Lord, sa panalangin, nagkakaroon ka ng tranquility, nagkaroon ka ng kapayapaan, nagkakaroon ka ng masarap na tulog, nagkakaroon ka ng magandang pakiramdam. Yung contrast dito, sabi nga, though the mountains be moved, kasi movable ang mountains, Zion shall not be moved. The thick presence of the Holy Spirit will allow us to be steadfast and immovable. Kunting problema lang, sumablay ka na. Baka hindi ka lang napuutang, nagalit ka, hindi ka lang nagsimba. Wala ka lang mautangan sa church, lumayas ka na. Tandaan ninyo, mga kapatid, ang Diyos, kung siyang sandigan natin, hindi tayo magigiba. Amen, amen. The reason God has chosen Zion as the holy habitation, tingnan mo kung saan siya bumababa lagi, sa Zion in the Old Testament. Present si God. You will be at peace even though you're experiencing trouble because His presence dwells in you. Yung rivers na tinatawag na brings joy, may ilog ng gala. It is God's home. It is the holy place and He is present there. It is eternal. The city cannot be destroyed. Mga kapatid, meron tayong kapayapaan sa presensya ng Diyos. Meron tayong kagalakan sa presensya ng Diyos. Pwede tayong manahan sa banal na templo ng Panginoon. Pwede tayong makatanggap ng bagay na pinakakasab natin sa Lord. Ang sarap sa Panginoon maglingkod. That is the paradise of God. Kahit na ang mundo magulo,
puso, may paraiso tayo sa harapan ng Panginoon. Yun yung presensya niya na laging pinupunta natin at doon tayo nagkakaroon ng kapayapaan. Tingnan ninyo ang buhay na malayo sa Diyos. Sobrang kagulungan. Pag-isip mo pala, grabe na ang trouble sa buhay mo. Kaya maraming nagagalit, naiingit, sumasama ang loob. Bakit ang buhay namin ganito? Tandaan nyo, wala lang tayong ibang paglilingkuran kundi ang Diyos. Bakit? May ilog ng galak sa bayan. Tingnan mo sa katabi mo. Sabihin mo, may ilog ng galak. May ilog ng galak. So you can smile. You can praise the Lord. You can shout our praises to God. Bakit? Andyan ang Lord. Protektado tayo ng Panginoon. Pangatlong bagay is the power of God. Huwag kang magano doon sa kapangyarihan ng tao. Ang kapangyarihan ng tao, kapangyarihan na ngayon, pag natalo ka, kung politiko ka, hindi ka na makapangyarihan bukas. Bakit yung iba gustong-gusto nilang may kapangyarihan? Kasi pag nasa kapangyarihan ka, ibang klase. Nagpunta po kami sa, nagpunta kami ng Kalingong, ang bangka, libre. Ng government, pinahiram, ng Mercedes. Pagdating namin doon, accommodated kami sa mga cottages ng barangay captain. Yung barangay captain, nag-sign ng pagkadami-dami sa kawang kanin ang to. Ay, buli-buli na ang inabot ng mga kasama namin. Pati sila sugar kasama sa mga blinis dahil sa dami ng pagkain. Pakinig kayong mabuti. Kung may power ka, you will be connected to those who are in power at magaan lang ang lahat ng bagay. But, ito yung magandang power, hindi kilikili power ha. Ang pinakamagandang power ay ang kapangyarihan ng Diyos na pag-connected ka sa Diyos, ang pabor ng Diyos, dire-diretso. Walang pwedeng pumigil pag pinaburan ka ng Panginoong Diyos. Napakansin mo ba na ikaw ay pinipabor ni God? Yung testimony po ni Sister Charisse kanina, sabi niya, bakit ako lang ang binibless ng Lord? Sana lahat ng kapamilya ko, umagos na talaga itong blessing na ito. It is because you serve God. Hindi sila tatama hanggat hindi nila pinaglingkuran ang Diyos. Ang unang security sa harapan ng Panginoon, you will be provided by God in times of trouble. Hindi nangangahulugan na wala ng trouble, wala ng kaulan. Pag sinabi mo lang ang pagbayad ng kuryente, ang Lord magpo-provide every month ng kuryente mo. Kasi pastor, saan ko ba yan? Hahanapin ang Diyos ngayon para siya magbayad. Pinakita na sa iyo ng Panginoon kung paano ang Diyos nag-provide sa buhay mo. But, naglalagay ka lang ng trouble minsan sa isip mo. Kailangan ganito, kailangan ganyan. Kung hindi ko na gagawin, hindi mo pangyayari. Pero God has proven you already that God provides for your life. Amen? Amen, amen mo ba? Amen. The power of God that brings, sabi nga, ang kapangyarihan ng Diyos ay kaya din namang magdala ng destruction to on the road. Anong gagawin natin dyan? Kung meron pinapahintulot ang bagyo, may pinapahintulot ang lindol, may pinapahintulot ang mga pangyayaring masasama sa buhay natin, ano ang dapat mong matandaan? You must be resilient before the presence of God. Ang resilience po ay katulad po ng isang puno na nakatanim. Ang ganda lang pagkatanim, biglang naglindol. Nabiyak yung lupa. Yung puno nakadikit dito sa isang banda. Nahati ngayon. Yung puno, nananatili siyang nakatayo. Bakit? Nakadikit pa rin yung kanyang mga ugat doon sa lupa. Ganon din ang bawat isa sa atin. Kahit na nagkakamulo-gulo na
natin, we will be resilient. Tayo ay hindi matitinag, knowing God is powerful. Ang Diyos natin ay makapangyarihan. Pang-apat na dapat natin tandaan, the peace of God. He will someday end wars throughout the earth. We don't need to engage in wars, but entertain the peace-loving agenda, not selfish, but will end the struggling people around. Tandaan ninyo, lahat may katapusan. Giyera matatapos. Kaya masabi nga nila, magkakaroon ng peace and security. Pero ang peace and security na sinasabi ko sa inyo ay hindi sa Antichrist, kundi yung peace and security sa presence of God. Na hindi ka magtatalon dahil hindi ka na-rapture. Kundi at peace ka because during the rapture, isa ka sa kinuha ng Amen. Anong gagawin mo pag naiwan ka? You will stand in God's presence pa rin po. Pero nakakalungkot po sa panahon na yon. Kung ngayon may Holy Spirit na nagsasabi sa iyo, pumunta ka sa church, makipag-fellowship ka, magpatuloy ka sa paglilingkod, sa oras na yon na wala na ang Holy Spirit at tinapos na ang grace period ng Lord, sariling sikap mo na talaga dahil may alam ka, hindi mo tatanggapin ang alok sa'yo ng Antichrist. Mas mahirap. Kung ngayon hindi ka pinapatulog ng Holy Spirit para lang makapag-pray ka, sa panahon na yun, wala nang mag-remind sa'yo. Kung ngayon kaya mo pang mag-church, sa panahon na yun, hindi mo na kaya mag-church. Bakit? Warala na yung mga nasa church. Darap. Kailangan maging mapayapak tayo, mga kapatid, sa panahon na yun. Sa panahon na ang Lord ay nagsasabi na siya lang ang tanging kapayapaan. Kaya nga sabi niya, peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world given. Tandaan niyo, lahat ng magagandang bagay na nakikita niyo na meron na kayo, bahay, lupa, sasakyan, pera, tao sa paligid ninyo, hindi mo pa rin madi-declare that you are at peace. Why? Pagdating sa sasakyan, kailangan mo pang mag-gasolina. Pagdating sa sasakyan, kailangan mo ng maintenance. Pagdating mo sa bahay, may mga kinainan ng alay, sisirain mo na naman at aayusin. Tandaan ninyo, walang seguridad sa mga bagay sa mundo. Sa Diyos lang may seguridad. Amen? Amen. The praise to God. Ano yun? We are to be silent to honor the Lord God Almighty. Minsan, sa dami ng iniisip mo at gusto mong mangyari sa buhay, minsan naman, tumahimik ka lang at pakinggan mo kung ano ang gustong mangyari ng Diyos sa buhay. Kung ang mga bundok, kahit ang marisik-risik na yan, kayang palipatin yan sa dagat, sa Zion, mayroong presence of the Lord. The roaring seas! Ay, naku. Salamat sa Diyos noong Biyernes po. Pumunta kami ng Karimo. Mayroon kasing area dyan na yung lalabas ka dito sa Mercedes, pag ganyan mo, malalaki ang alon kasi Pacific Ocean yun. Salamat sa Panginoon, malalaki pa rin ang alon naman at malakas. Pero, ito ang nakakatuwa. Alam mo kung ang nakakatuwa? Sabi nung kasama namin, na pala doon saan, pinagpala daw talaga at nakapag-schedule ng Biyernes at uuwi din ng Biyernes. Kasi kung Sabado daw, may bagyo parating sa dagat. Nakita niyo yung lakas ng hangin kahapon? Kung hapon kami umuwi, nag-overnight kami, yun ang delikadong bagay. Naintindihan ninyo? Pero sa ilog, may problema din. Baha. Ilang beses na tayo tinamaan ng bat dyan sa mga tatlo, no? Summer,
Tapos gaganyan, nakapupo tayo sa mga bato, nandiyan na yung mga ano, mga ragpa, sabi sa Bicol, yung mga ano, mga kahoy, mga nyog, mga pinagbulutan, bigla na lang sa iyo, rumarang kasa lang ganyan. At wala sa alanganin kang pwesto, talaga. Pero ang sinabi ng Biblia, meron tayong streams of this river na kung i-compare mo doon sa roaring seas, yung pumapaalim mo yung malalaking alon, mas mabuti pa rin ang ilog na tuloy-tuloy. Lalo na kung ang ilog nito ay ilog ng galak sa bayan ng Diyos. An image of the grace found sa puso ng bawat isa sa atin, kusang dumadalo yon yung biyaya ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Anong gagawin lang natin? Worshipping the true God, the image of the grace found in worshipping the true God, make love the city of God. Tandaan niyo, nagiging mapagmahal tayo lalo sa Diyos. Bakit? Kasi kilala natin ang Diyos sa buhay natin. Nagkakagulo sila, pero naniniwala tayo, may kapayapaan tayo sa Panginoon. Ano yung limang bagay? The protection from God, the paradise of God, the power of God, the peace of God, the praise of God. Ang tanong, papayapa ba ang pag-iisip mo ngayon? Sigurado ka ba talaga sa Diyos? Hindi natin kailangan mataranta. Kadalasan, minsan, makakatanggap ka ng tawag dahil ramdam mo na natataranta ang isang tao. Pastora, kailangan ko ng prayer kasi ganito, ganyan-ganyan ang nangyayari. Pero tanda ninyo, kung ang presensya ng Diyos ay nasa puso ng bawat isa sa atin, manitili tayong kalmado at yung siguridad natin ay secured tayo dahil meron tayong Diyos. Tanda ninyo, kung ang security nyo sa pera, sa kapangyarihan, sa tao, sa mga nakapaligid, sa bawat isa sa atin, sa connection, wala po yan. Pero kung connected ka and secured ka sa harapan ng Panginoon, ang lahat ng bagay ay magiging maayos para sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, peace and security in God alone. Kanina natin masusumpungan ang peace and security? Hindi sa asawa. Nalala ko, parang hindi ako safe sa kanya. Narinig ako. Isang ganun. Parang hindi ka safe. Sabi ko, sa lahat ng tao, ito pa talagang mahal ko, ang kaaway ko. Tandaan ninyo, mangyayari, kung sino yung mahal-mahal mo, yung pangkaway mo, at nasasaktan ka dahil mong buka. Pero sa Lord, peace and security. We are secured sa presence ng Panginoon. Kung nagkakaroon ng kaguluhan, saan ka mananatili? Sa presence of God. Manahimik ka, manalangin ka. Kung nakakaranas ka ng mga bagay na hindi mo, hindi umaayon sa kagustuhan mo, manatili ka sa presence of God. Lagi lang sa presence of God. Kasi sa presence of God, hallelujah, grabe ang mararanasan natin sa presence of God. Amen po ba? Amen. Hinihiling ko ng bawat isa ay tumayo. Hilingin natin si Pastora Ana na siyang mag-pray para sa atin. Father, we thank you for your grace. Thank you, Lord God, for your wonderful promises. Through your word. Truly, only in your presence, there is peace, the peace that the world cannot understand. At sa gitna po, Panginoon, ng buong mundo,
sa gitna ng mga kaganapan sa buong daigdig, sa aming pamilya, sa church, at sa bansang ito. Salamat. Salamat. Salamat po. That we are enjoying a wonderful promise. The peace that comes from you. At sa umaga po ito, aming Ama, patuloy po ang aming pagtitiwala, ang aming pananampalataya, ang aming paniniwala at pag-asa na anuman ang maganap, anuman ang mangyari, anuman ang sitwasyon bukas, kami payapa. Dahil ikaw na Diyos ng kapayapaan ay sumasabi. Halika, Panginoon. O Prince of Peace, fill our hearts this morning with a peace that surpasses all human understanding. At nawa ang kapayapaan ito, aming Diyos, ay dala namin mula umaga hanggang gabi hanggang pagdating, saan man kami pumaroon, sino man ang aming kasama, at ano man po ang aming ginagawa. May this peace that only comes from you, O Prince of Peace, be upon our loved ones, Lord God, upon our neighbors, and upon this nation, at sa bawat lugar na kami po ay iyong papayagang makarating. Thank you, Abba Father. Thank you, O Prince of Peace, for granting us this great, great, glorious privilege to enjoy. Thank you. We give you all the honor, the praises, and the thanksgiving. In Jesus' name, manatili po tayo. Thank you.
Tayo ay maging mapagbigay. We are, hindi tayo nahahadlangan ng kung ano mang meron tayo para magkaloy para sa Panginoon. Amen po ba? And let us give what is due to the Lord. Sige po.
Yeah.
Tayo po lahat ay manalangin. Tayo pinipita ko pa lahat ay tumayo at gatas close in prayer. Let us pray. Heavenly Father, salamat po Panginoon sa oras na ito. Salamat Lord sa kabutihan po sa buhay ng bawat isa. Salamat Lord at sinamaan po kami Panginoon sa araw nito. Lord, ang dalangin po namin ang paglilinis mo sa buhay ng bawat isa, Lord. Mga kasalanan na nagagawa namin, Lord, ito man ay aming ginawa, Panginoon, Lord, na willingly or not, Panginoon, Lord, we ask for forgiveness, Lord, and patuloy po kami baguhin araw-araw. Ang dalangin po namin sa umagang ito, na patuloy mo kami samahan sa mga buhay, baguhin niyo po kami, at ng dalangin namin ng kalooban mo ang siyang maganap sa buhay ng bawat isa sa amin. At Lord, dalangin din po namin sa aming pasamantarang pag-iwalay, Panginoon, dalangin namin na ikaw ang sumama sa amin ng Diyos, at ingatan niyo po kami araw-araw, Panginoon. Dalangin din po namin sa aming kakainin, basbasan ng bitat, gawing kalakasan sa aming physical ng mga katawan. Thank you, Lord. Sa iyo po namin binabalik lahat ng papuri, parangal at pagtatila sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po. Sunday po ang mga ay si Evans, then kayo na, Tim Lim, Ate John, Tim, thank you.
Thank you.